previously. Oh, eto na. This is it. Eto na yung tunay na this is it. Eto na yung tunay na it's time. Pupunta muna tayo, no? Commute. Commute muna ngayon dahil bahala na. Panoorin nyo na. Alright, dito tayo. Let's go. Ang tuwa. Yan. So ito ngayon ang sakay natin ngayon ay Suzuki Bergman Street 125. So ito kinatry pa lang natin ngayon test. So yan, nakita nyo yung clip. So reviewin na natin to guys. Gamitin natin yung isang camera, yung action cam. So yan, let's go. So yan mga kosa, ito na yung Bergman natin. So unang re-reviewin natin is test mic. Yan mga kosa, ito yung Bergman natin. So ang una natin re-reviewin siguro is yung pinakaunang sinasabing issue nito or hindi raw maganda is yung gulong natin. Yung gulong raw kasi nito is maliit. Totoo naman. Mas maliit siya sa NMAX. So ang size nitong size nitong harap natin is 80x90, tapos ang size nung mismong gulong ay 12 lang. Magugulat ka kasi mas maliit yung bilog sa likod pero mas makapal yung rim pala, mas maliit yung nasa likod. So tayo sa likod. So umupo na tayo sa likod. Ang size nito mga kosa is parang nasa 9100, tapos yung sukat ng bilog nito is 10 lang. So yun nga, pero hindi naman siya ganun kapag okay siya. Hindi ko ramdam na mayroon akong maliit na gulong dahil mataas to eh. Tapos yung mga lubak, yung mga siguro dahil sa suspension din. Ayan, so bago natin pag-usapan yung suspension, basta sasabi ko sa inyo, okay siya, okay yung gulong, no? At din nadaan ko na siya sa lubak. Ewan ko, siguro ako kasi yung tipong hindi rin mahilig bumangking ng sobra, no? Yung simpleng pagdadrive lang yung ginagawa ko. Kaya siguro yung iba is hindi nagagandaan sa gulong na ito. Pero for me, okay siya. Pwede na! So, punta tayo sa forma muna. Sa forma niya, ayan siya. Maxi talaga ang type niya na may gulay board. No? Ayan, na may gulay board. Sa lapad niya, talagang maxi siya. Mataba. Kasi ito yung ito yung MX ko. So talagang malaki yung difference ng size, no? Sa harap sobrang pogi niya. Ayan, no? Kinuha ko tong matte gray kasi ayoko na nung glossy, kasi glossy na si MX. Tingnan nyo, may plastic pa. Hindi ko pa natatanggal kasi wala pa tayong workout. Ako natatanggalin yan pag ano. So yan, ito yung forma niya guys. Ayan, pogi naman talaga. Ayan, so ang nito is matte metallic gray ang color nito. Susunod tayo sa switch tayo. So ito ang mga switch mga kosa. So meron siyang engine, yung switch sa engine na off. Ayan, kill switch. Tapos ito yung sa on. Tapos dito na rin yung i-start mo. Ayan, i-start mo na rin yun siya dito. Ayan. Ayan, start natin. Ganda ng panel niya mga kosa. Mamaya natin pag-usapan. So, start muna natin. Ayan. Ito naman, low taka lang to. Low taka high. Low-high lang, walang off. Kahit umaga nakabukas yan, ewan ko, parang requirements daw yun sa LTO ngayon, yung naka-on lang yung headlight mo.
Tapos ito walang built-in ano siya. Wala siyang built-in hazard, no. Left right lang. Left right, left right. Saka ito yung busina. Hindi ganoon kalakas yung busina eh. Tingnan mo. Hindi ganoon kalakas yung busina. Yan, yun lang yung busina doon. So yun, wala lang siyang, yun lang yung medyo, hindi ko pa sabing dislike eh. Yung wala lang siya. Wala siyang hazard. So, hindi siya napapatay. Pero para sa akin, sabi raw, kung requirements, edi requirements. Kasi, ang okay naman kasi yung bukas ilaw mo sa headlight sa harap. Pero, goods pa rin naman. Goods pa rin. So, pangatlo na ba tayo? Una, gulong. Forma. Ito, pangatlo, switch. Pang-apat. Upuan tayo. Upuan. Ito naman na gusto ko. Siguro dahil first time ko magkaroon ng stock na upuan. Nagustuhan ko to. Kasi ito yung first time natin, brand new motor. Nagustuhan ko yung upuan, stock seat na ito. Kasi makapal. Hindi siya masakit sa quit. Siguro sa OBR din, ganun din mararamdaman niya. Makapal siya, makapal. Eh, hindi si Kuya Mais. Kuya Mais, hello ka naman. Nag-video. Ayan. So, yun na nga. Maganda. Ang maganda dito, mga osa. Maganda rito. Ito, bulls. May ano tayo, bulsa na may takip. Oh, kasha cellphone dito. Wait, nakuha natin yung cellphone. Ito. Kasha cellphone ko dyan, oh. Kasha ba? Ayan, oh. Kasha. Kasha cellphone ko. Tapos, meron siyang saksakan dito para sa USB. Bibili na lang tayo ng ng adapter. Ayan. Ayan, tapos yung cellphone dito, mga kausa. Tapos may ano na rin siya, sabitan. Dalawa sabitan yan. Meron pa rito, oh. Oo, may sabitan din siya dyan. Ang galing! Ang galing! Ayan, tapos gulay board. Ito rin na gusto kong gulay board. Pala siya yung may ano rito. May harang dito, sa gitna. Kasi madalas yan, pag namamalayan kita, grocery, may mapaglalagyan tayo. So yan, punta naman tayo sa panel. Ang panel nito is yan. Yan itong panel niya. So, yan kilometers 13 pa lang siya, 13 kilometers kasi niikot-ikot ko siya dito minsan. Kasi wala, hindi natin siya pwedeng labas. Tapos yan. Engine umiilaw yan pag may problema sa engine, tapos left right. Yan left right. Left right. Ayan. Sa headlight, ayan. Sa headlight. Ayan, headlight. Ayan. May kita mo yung gas, ayan, yung gas. Tapos yung orasan sa gilid. Ayan. Medyo malakas yata ang hangin ngayon, ah. Ayan. Ang hindi ko lang rin masyadong medyo ginagustuhan kasi modern na yung mga motor natin. Medyo automatic na lahat, eh. Dahil sa mga gadget, tapos mga safety features, automatic na din. Itong stand. Ayan. Kasi ang karamihan sa motor ngayon, may ano na to, automatic switch off pag binaba mo to. So, pag binaba mo to, wala. Normal na side stand lang siya. Start natin ulit. Ayan. Start natin ulit. Ayan. Pag binaba ko to, ayan, wala. Wala siya. Wala siyang, hindi siya namamatay. Ayan, hindi siya namamatay. Punta naman tayo dito banda sa may rear part. Yung gusto ko rito yan, may ano pa rin, may ano to, kickstart pa rin tayo. If ever na maubusan tayo ng battery, yan, meron pa naman kickstart. Tapos ang suspension nito, medyo bago pa kasi. Kaya yung laro niya is medyo matigas pa. Pero feeling ko okay naman to, magiging okay siya. Hindi rin kasi ako masyadong, pag okay pa yung shock, hindi ko naman pinapalitan agad yan. So, hindi pa rin natin nabubuksan yung gilid nito. Ako sa, tsaka natin bibidyoan yung gilid pag kailangan na. Pero ngayon, syempre, bago pa, hindi natin gagalawin yan. Ang nagustuhan ko rin dito, actually kasi, ang gusto ko sana is yung brake ko sa likod is this brake. Ito, naka-drum brake pa to, mga kosa. Pero ang maganda rito, combi brake siya. Hindi siya makikita, wala siyang sticker na nakalagay ditong combi brake. Pero
tinanong ko rin sa Asha kung gumi-break gearing nila masabi dahil wala nga naka-indicate na sticker. Kasi madalas sa ibang motor may nakalagay na ano, combi brake. Pero tinignan ko sa Suzuki website mismo, meron silang, meron siyang, wait lang, may motor, may ingay. Nakita ko sa Suzuki mismo, combi brake siya. So may kita nyo, ito flash ko sa screen, combi brake siya. Pag yung parehin yung tulad ng ibang combi brake, pag hininaan mo yung likod, ay pag inano mo itong likod na brake, may konting harap, no? Or sa harap yata yon. Paano masabi? Nakalimutan ko na tuloy. Basta may kita nyo lang sa screen. Sa harap yata yon. Pag konting harap, may kasamang likod. Ayun yung combi brake na yun. Doon natin may iwasan yung pag-skid natin, no? Ang galing! Ang galing! Hindi ko pala napakita sa inyo. Malaki yung side mirror. Good. Pero lalagyan ko pa rin siya nung parang doon sa MX ko yung mini side mirror na naka-wide na na-adjust-adjust. Kasi nasanay ako doon. Yan. Tapos ito may bulsa pa rin siya rito sa kabila. Pure water. Kung gusto mo. Ito, disc brake sa harap. Ala, disc brake sa harap. Ito, syempre. Ang ganda rin ng caliper niya. Maganda, maganda. So, punta na tayo sa ilaw. So, hindi natin makikita yung totoong ilaw na ito dahil umaga. Pero ang ilaw na ito, dito sa signal light is bulb. Kita ko parang bulb talaga siya. Dito naman, LED. Yan, LED siya pati sa likod. LED rin. LED ba? Tama ba? O yan, LED nga, LED. So yun, mapunta ka pala tayo dito. Sa ibang scooter, marami na naka-radiator. Ito, naka-air-cooled lang siya. Pero goods na rin naman kasi 125 lang naman to. Goods pa rin naman ang air-cooled. Air-cooled, pero sa MX ko kasi naka-radiator. Pero gagawa tayo ng video na kukumpare natin itong dalawa. Itong, since parehas naman silang 125, kukumpare natin. Nahugasan ko lang itong isa. Yan, ito lahat. Tambocho okay, good. Matahimik, so walang problema. Ayan, sa mga OBR pala, ito. Okay din to. Yan, na-adjust yan. Pero hindi ko pa natatry na may OBR to. Goods lahat. Hindi ko pa rin alam kung may ilaw na to. Kung may ilaw to sa likod. Siguro titignan natin yun sa mga susunod araw. Pero feeling ko meron namang ilaw to. Itong sa may plate natin. Wala pa kasi tayong plate. Ano ba pwede natin iyan ah? Tapos yan mga kosa. Ang maganda rin pala rito. May tire hugger siya. So ito yung mga pagtalsig ng putik. Ang magiging okay dyan is yung OBR nyo. Dahil hindi siya matatalsigan ng kahit anong putik. May hirap, medyo may hirap lang tayo maglinis na ito, pero okay lang naman. Maganda yan, may tire hugger siya. So yan, yung sa panel pala kanina, ang kita nyo naman, sobrang linaw ng panel, kahit sa umaga. So kayo guys, sa mga ka-Bergman dyan, anong tingin nyo? Anong mga reviews nyo? Marami na nag-reviews na ito. Pero may kanya-kanya naman tayong opinion dyan. Itong visor na ito, hindi ko patatanggalin yan. Tsaka na pag mag-ano, i-long ride na natin siya. Kasi maali ka bukan lang. Ay, may nakalimutan pala tayo, no? Yung seat, yung compartment niya. Sa natin compartment niya, ha? Yan. Compartment! Ay, yan. So, walang laman. Ang maganda rito yan, itong gas. Madali. Madali, easy to open. Ang gas, easy to open siya. Yan, easy to open. Ayan, kaagas ko lang rin. Nailan ko siya. Tapos ito. Ang kasha lang dito, hindi ko na itatry. Kasha dito is half face lang. Ayan, half face helmet lang ang kasha rito mga kosa. Tandaan nyo. Ang maganda rito, may ito sa motor tag ko kasi nabili. Maganda yung tools na kasama. Kompleto. Siguro, hindi ko na yun. Ito, kapalit ako ng kamalo. Ito yung tools na kasama niya mga kosa. Ayan. Ito yung mga tools na kasama. Yeah. Yan tatlo. Pangkuha ng spark plug, screwdrivers, flat, tsaka ano tawag ito, na Allen wrench na 14 by 10, 14 and 10. Alright. So may nakalimutan pa ba ako? Ang specs na ito mga kosa, ilalagay ko na lang. Ang specs na ito mga kosa, ilalagay ko na lang sa description siguro. Ang complete, ano na ito, complete specs. Dahil hindi ko na masyado ilalagay, marami naman na, marami na nag-review na ito. So,
test drive na natin, test drive. Ito test drive natin to dyan sa may rigod, no? So, maglipat tayo sa test drive, okay. A few moments later. Okay, mga kosa, dito na tayo, test drive na natin to. So, tingnan natin kung okay, no? So, titignan natin muna yung ano niya, yung hatak niya, no? Tingnan natin yung hatak niya. Okay. Mabilis, mabilis yung hatak niya, malakas, malakas yung hatak niya, no? May onting delay na siguro 1 second delay. Tapos biglang ang hatak ng malakas, no? Okay, okay siya. So, ang pagliko-liko. Ayan, liko-liko tayo. Liko. Magandang ano nito, magandang yung manubela ba. So, ako kasi hindi talaga ako yung mala banking, no? Hindi ako masyadong bumabanking kasi ano, wala lang. Hindi ko lang talaga trip. Konting banking lang pero hindi yung sobra. So, ayan. Suspension. Ito, titignan natin kung okay. Thumbs tayo dito. Ayan, okay, good. Sobrang smooth. Smooth? Medyo bago pa kasi siya kaya ano. Kaya hindi pa ganun ka smooth. Siguro smooth. Kasi pag tumagal. Lalo na pag may OBR na ako. Ayan, may pusa. Balik tayo sa kanina, no. Buti nga, hindi madulas yung gulong kahit bago. Hindi delikado, no. Hop. Hindi ganun nararamdaman. Goods ang unang bira. So, tignan natin sa kung, ewan ko kung aabot tayo ng 60 dyan. Kung gano'ng kalakas ang hatak niya, siguro paabotin natin ng kahit 50. Yan, simula dito. Pabuti na 50, wala naman masyadong tao dito mga osa kasi puro abandon na bahay ito, no? So, pabuti natin ng 50, tingnan natin kung ilang seconds. Ipopost ko na lang siguro sa edit, no? Bibilangan natin sa edit. So, 3, 2, 1, go! Uy, tumata. Teka lang, nagulat ako. So, huwag natin biglain. Nagulat ako, wala dyan kung parang tataas eh. Malakas yung hatak niya mga kosa, malakas. So, ayun. 1, 2, 3, smooth muna. Smooth. 1, 2, 3. Go. Alright. Yung mga kosa, hindi ko masyadong binira kasi nasa village tayo. So, hanggang inabot lang, hindi umabot ng 60, no? Ayoko lang ibira ng sobra. So, tignan nyo na lang kung ilang seconds yung pag 50 na lang. Tignan nyo kung ilang seconds inabot. Hindi ko masyado binira eh. Ayan. Okay lahat. Pati yung pag kaliwa kanan mo. Hindi rin. Malambot din, malambot. Ito yung gusto ko sa mga bagong motor eh. Alright. So, brake naman tayo. Brake. Sa brake. Hop. Ganda, malakas ang brake. Hop. Malakas. Ito yung sa ano muna tayo, sa likod. Ayan, tingin sa likod. Pag sa harap kasi guys, delikado, no. Pag kasi pwede kang ayan, medyo mas malakas yung sa ano sa likod. Ngayon. Dahil siguro pag sa harap kasi may konting likod. Smooth yung paghinto natin. Yan, maganda mga kosa, maganda. Yan, medyo napapasarap nga ako sa ikot eh. Napapasarap tayo sa ikot, no. Buti na lang wala masyadong ano rito sa village namin. Walang masyadong tao. Pero bawal pa rin syempre magmabilis, lalo na rito sa part na to. Okay. Okay talaga siya, ha. Goods na goods to. Ikot tayo dito. Okay, ikot dito. So, okay, good na. So, yan mga kosa, titignan natin kung okay, ha. Nakita sa camera yung ano. Pero hanggang dito na lang tayo mga kosa. So, hanggang sa susunod na vlog na. See you on my next vlog. So, yan. What's up? Okay.